Hello netizen, welcome to my YouTube channel. My YouTube vlog, Pinkie vlog. This is Ate Panmoy. At ito kama ko. Ayun yung inumin yun. Nandito po kami. We are here now in Thai Bamboo restaurant in Langham Place here in Mongkok. And we have this special coffee na ayaw namin galawin. Ayaw namin galawin kasi maganda. Pinagirapan niyan eh. Oh, ayan oh. Mahirap po gawin yan, no? Tingnan nyo. Oh, ayan, ito. Mahirap gawin yan. Inano pa namin yung chocolate, pinowder namin. Ha? Siya po ang gumawa niya. Hindi, oh. Hindi pa. Hindi pala siya. Ayan, ang ganda. Medyo oh. Hindi siya halata yung number. Ay, no. Very special. Sa ano pumini nito? Sawadi. Sawadi. Kasi dyan, ano, Thailand, ano nila po. Days. Kaya, ayan po. Madam, ayan na, sige. Susubukan daw namin yung ano. Ayan. Ayan. Ito po kami sa Thai Bamboo Restaurant. Yan po yung manager namin. Oh. Let's enjoy the ano, the coffee. Ayan. Thank you po. Ayan, ayan, ayan. So, what can you say? Di ba ang ganda? Parang ayaw mong inumin. Tapos, oh, nagtataka siya bakit daw may ganito. Di pa kami nag-order. May instant na dito. Na dalawang bote. Ayan, oh, di ba? Oh. Ano masasabi mo? Ang ganda, oh. Hindi ako nagko-copy ng gabi talaga. Patawoy, uy. Asubo ako ng copy, ah. Oh. Hindi ako matulog. Hindi ka makakatulog niyan. Sige lang, maganda, oh. Parang, yung akin, ayaw kong galawin, eh. Parang gusto kong souvenir na ganyan, eh, oh. Matamis? Ay, matamis. Ay, nilagyan. Kasi pinalagyan ng asukal, eh. Kanina yata, wala. Sabi niya, sige, lalagyan niya ng asukal. Walang asukal kanina yan. Saka may chocolate kasi yan, no? Kaya matamis. Hindi nilagyan ko na, di ba? Ayun, hindi ako naglalagay ng asukal. Nilagyan mo? Uh-huh. Ako hindi ako naglalagay. Akin na lang, Rose. Huwag, ayoko ng asukal. Thank you, Lord. Thank you po sa kape. And, okay. Ayan po. Ito po, marami po kumakain dito sa Bamboo Restaurant. Ba? Tapos na sila. O nga, pati yung juice, ayun, hindi nila inuha. Yung juice nila, hindi nila inuha. Talaga yung mga bata, no? Kaya nga, no? Chinese na bata. Oh, ayan po. Ito pong kasama ko, nanghihinayang doon sa mga juice. Nanghihinayang sa juice sa kabila. Sa ang daming mga taong hindi makakain, pero sila po hindi nila inubos ang pagkain. Kung sa amin po yan, malinis yan. Ubos na ubos, pati buto. Anyway, dapat lang naman po, diba? Tayo po ay kumakain. Ubusin natin yung pagkain. Kasi maraming taong hindi nakakain. At tapos, eh, in-order natin yun. Dapat, ubusin natin. Anyway, depends po. Sa kanila, walang pakain. Ayan. So, ito po yung venue natin namin sa Christmas program namin sa 18, December 18. So, punta po kayo dito, manood po kayo, at sasayaw po ito ng Santa. Itong kasabi ko. Ayan. So, what can you say about Hong Kong? In-interview agad, oh. Oh, Hong Kong is very nice. Open country. Yes. Parang gusto ko na dito tira. Kailangan, oh, sige. Dalin mo na lahat ng bahay niyo sa Pilipinas. Bahay ko po. Hindi pwede kasi hindi ako citizen. Hindi siya citizen. Kaya kailangan maging citizen muna siya. At pwede niyo po ba sabihin kung paano magiging citizen sa Hong Kong? Uy, kailangan mo gusto mong maging citizen, kailangan merit ka naman, Chinese visa. Pag-asawa daw kayo na in-check. Chinese. Ano pa bukod yun? Wala, yun lang ano? Ganun lang ang alam ko eh, na parang. Oh. Pero po meron to mga musician, mga skilled, yun, nagiging resident dito. Pag matagal na sila dito yung mga musician natin, ayun. Pwede? Oo, resident. Meron akong pwede yung mga sa bangko, pwede. Sa mga ano. Nakikita mo yung mga sa PNB, sa mga ano, kasi sa Philippine Consulate, yung mga skilled talaga. Oh, saka yung mga musician na, domestic, kahit 20-25 years ka na dito, domestic helper, hindi ka magiging residente. Parang ganda ko kanina. Totoo naman hanggang ngayon. Ba't kanina hanggang ngayon, look at me. Look at yourself. Asal pakita mo yung video, yung picture mo na maganda. Oh, di ba? Oh, ayan, ganda niya, sister. Ang ganda niyo po, ayan, oh, ayan. Ay, nako. Isa po yan sa organizer natin ng mga beauty events dito. So, interviewin ko po kayo bilang si Ate Pinchik. Ano po ba ang dahilan? Bakit kayo nag-organize ng mga beauty contest dito? Ano, nag-organize lang ako para ma-enjoy lang ng holidays and then para hindi naman nasayang araw namin. So, pwede lang kami gumawa ng event para makatulong din sa mga kaibigan na kailangan ng tulong. Oh. So, ginagawa namin, yung event namin, tina-charity namin, yung gano'n. Yung mga fan na nare-raise niyo sa event. Sa event.
Oo, uh-huh. Diba? Diba na-enjoy pa namin yung holiday namin? Nakakatulong pa kami. Ano po yung mga sample ng mga charity nyo na natulungan sa Pilipinas? Mga sample, marami na. Hindi ko na rin mabilang since before nag-start kami ng event. May kailan po kayo nag-start? Balloonin. Sorry po. Kailan po kayo nag-start, Gali? I think is 6 years na. 6 years. Okay. So ano po yung... Ang mga PWD o mga talagang mga cancer sa atin na walang-wala talaga silang pagpunan ng cancer mga, patients. Kasi siyempre sa buhay natin, sa hirap ng ano sa atin sa Pilipinas, pag may sakit ka, walang pagkapunan. So maraming lumalapit sa atin, mga kilala natin, family to family, mga friends to friends. So ang tinutulungan niyo din po ba yung mga dating naging OFW din or paano po kami paano po kayo nakakakuha ng mga taong dapat niyo tulungan? How you choose? Yung karamihan yung mga friends namin dito, may mga silang mga relatives na mga mahirap, yung mga ganon. So siyempre, alam nila nagcha-charity kami, tumutulong kami, lumalapit sila sa amin. So ganon, karamihan na din ganon. So almost mga friends din namin dito sa mga nanatutulungan namin. So yung beauty contest niyo po ay for charity purpose? For charity purpose namin. Okay. Charity. Mm-hmm. So nagsimula kami noon yung mayroon nag-feeling sa amin na wala kaming maibigay. So naisip na namin para bakit hindi na lang tayo mag-event kaya para magka ano tayo ng mga pondo para sa tayo or may matulungan tayo. So at least marami naman gustong sumasali, nakikita doon naman. Sa hindi naman sa panira. Na namulatan ko dito yung mga nagpapa-event is maraming mga ginagawang business. Ginagawa nila for business. For business yan. Kaya nung naisip ko, bakit hindi kaya gawin din na for charity? For charity naman. So it's different purpose, not for business. Okay. So ganun. So at least pag nagpa-event kami, at least meron kaming tinutulungan. Hindi na talaga as in wala kaming tinutulong pag nagpa-private kami. Okay. Kailangan meron. Tama. Meron kami ipinapasa. O, diba, tuwa ka naman, nakatulong ka, diba? Oo. Uh-huh. Tapos, siyempre, hindi kami, pag minsan, ay, pinukos na nila yung mga tinulong namin, natutuwa din kami, diba? Amen. Uh-huh. So, yun, parang masaya ka na pag nakatulong ka na, kahit maliit lang na bagay. Uh-huh. Sa atin nga, yung 1,000 pesos, ay malaking bagay sa kanila yun. So yung mga ticket na ibinibenta ninyo, okay, nakakatulong din yun kasi nagagamit yun for charity. Pag minsan, kahit sabihin ko na ayaw ko na magpa-event, sabi ko kasi pagod, maraming mga makaproblema, ganito kanyan. Sabi ko, pag may nahuwiling din ng tulong, parang pinupush ka nga, magpa-event ka ulit. Kasi kailangan, tapos nagsabi sila ganito, kailangan ko na magpulong ng ganito. Hindi ba nag-iisip ako, hindi ko naman pwede na yung sahod ko yung event. Kasi for family mo rin yun. So, yun yun, ang purpose na namin. So, hopefully na tulungan kami ni God na laki lang marami magtitiwala sa amin sa pagpa-payment namin. Ayan, ang ganda. Yun lang ang paraan. Kasi kahit minsan parang wala na kaming candidates, mga ganun ba? Parang wala. Tapos yung na... Bigla na lang meron. Bigla na lang siyang meron. Tapos meron pang sabi, ay sis, magbibi ako ng pang tulong, baka may tutulungan ka. May mga ganun pang mga talk dyan. Talaga nag-sponsor sila talaga. PPM ka na lang, ay sis, meron kaya tang tutulungan o bibigyan kita ng mga ganun. Galing. Ewan ko, bakit nakakaroon lang ng ganun. God works in a different way kasi minsan sa last minute, nandoon talaga yung di ba? And God will provide. Minsan hindi ko talaga, bakit hindi ako nahiyan, ako na yung ako yung humihingi ng tulong sa world ko, ng ganito ganyan. Dati ganun ako pinupus ko talaga, nagpapatulong, ako na lang nagpapatulong, yung ganun. Ako yung humihingi ng tulong sa kanila. Uh-huh. So how about the candidates? Ano naman yung naging sa kanila? Ano yung malaking tulong sa mga candidates yung pagsali nila ng beauty pageant? Mga candidates natin kasi minsan, nalulungkot. Dito diba, sa nila yun, dito sa kung siyempre maraming mga problema sa mga employer nila, family sila. Tapos pa yung mga ganyang pa-event, parang ni-enjoy rin nila, hindi nila naisip yung problema nila. Siyempre excited sila mag-join. Pero mo, maki-join ka nga sa
Miss pageant show. Tapos, oh, parang ano, nabubus, nabubus yung confident pa nila, di ba? Ay, magaling pala ako ng ganun. Yung mga talent nila, na-expose nila in beauty. Tapos yung mga iba, siyempre sa Pilipinas, wala din sa atin yan. Basta-basta sumasok ka na lang sa mga event-event na ganyan. At least dito man pwede dahil ano? Dito ka, pwede kang pumorma. Nag-judge ka, no? Diba? Oh, diba? Meron kang mga awarding, o, diba? Saka may maiuwi pa silang souvenir na corona, ng SAS trophy, ganoon. Dahil sa achievements nila. So, yan, dagdag ano lang yan, experience. Tuwa ka sa sarili mo, ha? Nagawa ko to. So, thank you for that. Pwede niyo po ba sabihin kung anong organization kayo? So, ang aming organization is FMP. So, laging tinatanong nila kung ano yung FMP. So, friendship, magtulungan tayo. So, tabo talaga yung pangalan na friendship. Magkakaibigan tayo, magtutulungan tayo. Yun ang purpose talaga yan. Kaya maganda. So, yan. Pag sino bang mga gustong magtingin din sa amin, mga ginagawa namin, i-search nyo lang yung page FMP. Na FMP, Friendship, magtulungan tayo. So, dalawang page natin, may group, may dalawang page pa. Sa yan. Facebook at saka sa, di ba, YouTube vlogger din kayo? Oh, saya, i-promote nyo yung, ano nyo, yung channel nyo sa vlog. Ay, yung pag-vlog-vlog ko naman, o madami din dyan, nakikita mo lahat ng mga events, ano dyan, events na ginagawa namin. So, i-search nyo lang ng FMP channel. So, marami na tayong mga subscriber and meron din kinikita ng ating vlog ay yung mga yeah. Channel natin. So, sinutulong din natin sa charity yung iba. Na charity okay. Natin, huwag nandyan na yung mga magpapatulong. Hindi matiis, so, tutulong din natin. Okay, thank you po. So, ayan po. Andito po kami ngayon bago kumain. Interview natin siya at meron tayong mga encouragement and inspiration na natutunan. Okay? Yes. San, kay Malu? Yes. Your name? Marilu Iscus. Ayan. So hanggang dito na lang po. At bye. Ayan na po. Dumating na po ang aming order na. Uy, barbecue pala siya. Parang masarap yung sauce kaya niya. Kaya nga nakita ko. And this one is also masarap yung kanyang. Okay na ano, siya siya. Masarap yan sa kanin. Kaya antayin, asan na yung kanin natin? And then, yung pong tea. Ay, yung kape namin na ano ko na oh. Oh, cheers. Ano? Cheers. Kanin namin ay. Cheers. Naubos na yung kape niya oh. Cheers. Oh, di ba? Kimbo. O, tingnan mo yung mga cup nila. May kimbo siya. May kimbo. Si Mambus Cake. Hirap naman mag ano eh. Oh, hindi naman makuita. Ayan. Ulitin natin. Cheers. Kopi or tea? Or me? Happy Thanksgiving pa rin daw. Eh, may pakita kung ano niya. Kung gusto niya. Alam mo, ginawa ko. Meron akong ano. Ano po eh. First anniversary ko ng Pinchik Vlog. Oh, ayan. Sige, ako na mag-treat sa'yo, sister. Dahil ano natin. So, why? First year anniversary. So, nag-greet ka na ba sa akin? Pinilit pa, no? Meron ba? Parang hindi ko na. Ako pinakain ang unang nag-greet sa'yo. Ah, ganun ba? Ba't di ko nakita? May video tayo. Nimbus mo pa yung sa wall. Ay, sa video mo. Ayan. O, sige. O, di ulitin mo ngayon. Yung pala, no? Oh. Tignan ko yun. Bibigyan ko siya. Ayan, si sister, oh. Kasama tayo ngayon. Ayan, oh. Happy Thanksgiving po kami at saka happy first anniversary ng Pink Pink Vlog. Alika, tignan mo to. Busy talaga to. O, yun na. Okay, bye-bye.